Narito na ang latest sa mundo ng movies and entertainment. Isang inspirational drama tungkol sa pagmamahal, pananampalataya at pagpapatawad. Ito ang pelikulang Tatlong Bibe ni Direk Joventan. Tinitiyak ng mga cast nito na maraming matututunan ang mga manonood sa kanilang pelikula. Ito ang pelikulang masasabing pampamilya. Ang iba pa mga detalye sa pelikula sa report na ito. Isang title ng sikat na nursery rhyme ang kinuha ng writer, director at songwriter na si Joventan sa kanyang pelikulang Tatlong Bibe. Sumikat ang kanta ng nakarang taon at nagkaroon ng iba't ibang version nito sa social media. Subalit, giit ni Direk Joven, hindi ito halaw sa sumikat na kantang Tatlong Bibe. Ang naisana ni Direk Joven ay maisama ang pelikula sa nakaraang MMFF, kaso hindi ito napili. Pero positibo si Direk Joven sa pelikulang ito. Isang inspirational drama tungkol sa pagmamahal, pananampalataya at pagpapatawad. Kwento ito tungkol sa mga pagbabago sa kanilang mga buhay. Pangungunahan ito ng tatlong magkakaibigang bata sa pelikula na ginagampanan ni Laika Gairanod, Marco Masa at Raiko Mateo. Ako po dito si Kimberly. Isa po ako, tatay ko po dito sila Victor Neri. At saka po ang nanay ko po dito si Nikki Valdez. And ako po ay palagi po akong binubugbog ng tatay ko dahil palagi po akong mahilig mag-makeup. At saka po mahilig po mag-galagala, ganun po. Pag-uwi ko po, pinapalo niya po ako. Tapos yun, lagi niya po akong pinapahirapan. Tapos po, ako po yung bata na palagi iyak ng iyak pag tuwing pinapagalitan ng papa niya. Palagi po akong inaapin ng child ko po na si Tita Rita Avila dahil po yung magulang ko nasa ibang bansa. Okay. Para ipagamot po yung mata niya dahil meron po problema. At sa Tatlong Bibe naman po na inaalagaan ko, dun lang po ako kumukuha ng ligaya para sa hirap ng buhay. Ako po yung anak na hinahanap ko po yung tatay ko kasi po umalis po siya sa amin. At ang surprising pa sa pelikulang ito ay ang pagganap ni Mommy Junisha Pacquiao sa isang seryosong karakter. Dahil nagdrama rito si Mommy D, gaganap siyang asawa ni Eddie Garcia sa pelikula. Ang iba pa mga cast sa Tatlong Bibe ay sina Angel Aquino, Rita Avila, Anita Linda, Edgar Allan Guzman, Charlene San Pedro at Juan Carlos Labajo. Nagawa na rin ako role na ako yung tatay, ganyan. So ako naman malapit naman ako sa bata kasi may mga pamangkin din ako na parang ako din yung tatay. So parang sa akin hindi na rin bago yung feeling. Hindi ako masyado nahirapan sa pag-a-adjust dun sa role ko. So yun, lumabas lang siya na normal lang, na parang lang akong tito pero sa role, para tatay niya ako, ganun. Tinitiyak din ng mga cast nito na maraming matututunan ang manonood sa kanilang pelikula. Ito ang pelikulang masasabing pampamilya. Dahil sabi nga nila, di ba, parang punto de vista to ng mga bata about life. So I think it's about time na ma-remind tayo how is it to see life as kids. Paano po magmahal at huwag po pahirapin yung buhay. Kung ano po yung meron nyo, yun na lang po tanggapin nyo. Sa nakaraang Film Fest, naging controversial ang pelikulang Oro dahil sa pinatay na aso. Pero tinitiyak at sinisiguro naman ni Direk Joven na kahit bibe man ay wala silang sinaktang hayop sa pelikula. Mapapanood na ang Tatlong Bibe ng Regis Films sa mga sinehan nationwide simula March 1 at magkakaroon naman ito ng special screening sa February 13. Wak! Makakain kami ni nanay ng pansit ngayon. Ano nangyari to?